sa iyong kaugusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng mga. Amen. Magiging matiwasay ang Diyos
Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, kayo'y dalo sa inyo pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kayo'y dati nasa malayo ay nailipat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundan niya tayo, kami mga Hudyo, at kayo mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinawi niya ang kalitan na parang pader na naghihiwalay sa akin. Pinawalang bisa niya ang kausap para mga utos at tuntunin upang mag-isain sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binagsak niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa, pinatambali sa Diyos at pinagpupiyag sa isang mundo. Naparito si Kristo at ipinahamig sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at mga Hudyo na malayo sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalansama sa pamamagitan ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
para at silang mga lupang walang pasto. Dalawang libong taon na nakalipas, ito ang nakita na Jesus dahil sa mga parang lumalagsa sa kanya, lumalapit sa kanila, kasama ng kanyang mga alagad na tinutugunan ng kanilang pangangailangan. At ito yung kanyang obserbasyon. Mga pas, para sila mga kupa na walang pasto. Yun po ay dalawang libong taon lang nakalitipas. At makita natin hanggang ngayon, tayo na lahat ng mga mabubuting pasto. Bahagi mo ng ating pagkilos, nasanay makita tayo ng mabubuting mga bida. Hindi lang sa pagdating na inyeleksyon. Ngunit para po sa isang mas malalim na pagkilos natin bilang mga mamamayan at bilang mga mananampalataya. Sabi nga ako ay punta ngayon, nandiyan pa rin yung problema na tinakamasa ng tao. Kasama ng kahirapan. Bakit? Sa 75% ng kayamanan ng Pilipinas ay na sa isang daan ang kandaman ng mga Pilipino. The rest, yung 25% ng kayamanan ay nasa isang daan milyong katao. Binili naman yung disparity ng kayamanan. Andun lang. So, 105 ang 75% kung tayo ay mayroong 1 billion na pera, ang 750,000 nandun na nandun sa isang taong pamilya. Pagpalagay natin yung 100 times 10 o kahit 1 times 20 bawat pamilya, ilan lang yun? Itahin yung milyon na mag-aagi-agi doon sa 250,000. So kaya po, bahagi, nasakto natin yung mga leader. Hindi yung sinasabi ng Panginoon na at hindi ko yung sinasabi na masama yung mama ng Diyo. Pero ano pa siya pamumuno? Ang ating nakikita sa daigdig na ito, kung ang mga yumayaman, ang mga mayayaman natin ang yumayaman, at ang mga mahihirap ay patuloy na naghihirap. Nasa pagiging ng pagkilos na mga hindi ipakita para mayangat ang mga mahihirap sa kanilang kayuman. May hirap na po. Pero ito yung hapon na ibinibigay ko sa kaya kinakailangan natin ng mga mabubuting leader. Kinakailangan natin ng mga mabubuting pastor. Kuminsan mo, naghahanap tayo ng mabubuting pastor. Sino pa kayo mabubuting pastor sa paligid natin? Pero hindi natin nakikita na tinatawagan tayo ng Diyos na tayo ang maging mabuting pastor. Ito minsan ay wala tayo nakita pero hindi natin na raramdaman na ang panawagan ng Diyos kaya niya ay pinapahalap na siya ay isang mabuting pastor para siya ay tularan natin. Para tularan natin. Napakalagaan ang kanyang sambayan. Pangalagaan na para po sana kung may lumayaman man sa daigdig na ito.
sa pamamagitan ng mga pinuno. Kinakailangan natin ang mga pinuno na manguna sa atin. Masabi nga ako ay instead na magalak tayo, baka hindi namin naalala na tayo mismo ang tinatawag ng Diyos na maging mabuting pasto. Sa pamamagitan ng mga pinuno, patuloy ko yung bahis kung bigyan ng pansin sa araw na ito. Una, nakita ko namin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias na pinapagalitan ng Diyos ang mga namumuno sa bawat ng Israel. Bakit? Kasi pinangalan niya yung mga Israelita. Pinag-iwan ko lang niya yung mga Israelita. Ito yung pamamaraan ko minsan ng ibang mga divine and conquer. Hindi. Yung isang mabuhay na kung saan makikita natin na katulad ng isang mabuhay pastrema, ano sabi ng Propeta Jeremias? Pipunin mo ang aking bayan. Pagkaisahin mo ang aking bayan. Kinakailangan makita ang aking bayan. Hindi yung kung saan sa nagpupunta ako sa saan sila nangangalap. Kinakailangan ng tipunin ang bayan ng Diyos. Tipunin ang iyong sambayan. Makita, kinakailangan pag-aisahin ang iyong pinamumuruan. Yun po yung isang mahalagang pagkino sa Biblia nito. Na makita ko, at ano sabi ko ni Propeta Jeremias? Kapag ang mga leader ng bayan ng Israel ay matipon niya ang kanyang ang mga Israelita, ay ano sabi ni Propeta ng pasasagatan ang inyong pamumuhay. Kaya nakakalala po yung pagkakaisa na dapat na makita natin bilang isang sabay. At yan ay kinakailangan mong maging bahagi ng pagkilos ng isang namumuno. Isang namumuno na nais ng pagkakaisahan ang kanyang pinamumurupan. Yung pinuno ang kanyang nanais na kung maaari ay magkaroon na pagtutuluan, hindi bayan sa kanyang pinamumurupan. Pangalawa, makita rin ang namin ng usap sa Yesus na kanyang mga lagad sa dami ng kanyang trabaho ay anong sabi ni Yesus sa kanyang mga lagad? Pumunta tayo sa ibang lugar para magpahinga. Hindi naman ang masigay pwede para sa isang tunay na namumuno na maging strive everything without hating anything. So, kailangan din magpahinga para magkaroon ng sapat na lakas para makapaglingkod sa kanyang pinamumuhuan. At para kung sa ating pinamang Kristiyan, saan ba kayong tunay ng pamamahinga? Yung pamamahinga ngayon yung pumunta ka sa buhay na ikaw ay magaliw-aliw sa mga tourist spot. Pwede din na siguro mag-ibahagin ninyo ng iyong pagmamayka. Pero kung sabi ni Jesus, sa pusawang nananais na lang makaranas ng pagmamayka, kung sabi ni Jesus, humangon kayo sa akin, kayo mga napapakal at nangibigatan.
Amen.